Sa isang maliit na tribo sa gitna ng kabundukan, nakatira ang pamilya ni Mang Roman. Malayo man sila sa kabihasnan pero sagana naman sa likas na yaman. Parang isang malaking pamilya ang mga nakatira roon at ang kanilang ikinabubuhay ay ang mga alaga nilang hayop at mga pananim na gulay. Simple man ang pamumuhay ay wala nang mahihiling pa ang mga naninirahan dito. Kontento na sila sa kung ano ang mayroon sa kanilang paligid. Subalit, iba ang pakiramdam ni Liway, ang anak na dalaga ni Mang Roman. Gusto ng dalaga na makita ang iba pang mundo maliban sa kabundukang kinaruroonan nila. Gusto niyang marating ang kapatagan, pero mahigpit itong ipinagbabawal ng kanilang pinunong si Tatang Rakim. Tanging mga piling kalalakihan lamang ang itinalaga nitong bumaba sa kapatagan para sa iba pa nilang pangangailangan. Ayaw kasi ng matanda na maakit sila sa ganda ng patag at iwan ang kanilang tribo. Pinangangalagaan nito ang kanilang kultura at isa sa ipinagbabawal nito ang makapangasawa ng tagalabas. Kasama na sa pinakaayaw ni Liway sa kulturang kinagisnan, ay wala silang karapatang mamili ng mapapangasawa. Simula pagkabata, ay namuuna ang kuryosidad sa puso niya kung ano nga bang mayroon sa patag. Nadala niya ang mga katanungang yon hanggang sa kanyang paglaki. Liway, ano pa ba ang hahanapin mo sa patag na wala sa lugar na ito? Tanong ng kaibigan niyang si Luningning. Bakit? Nakarating ka na ba sa patag para masabi mo yan? Hindi ka ba nangangarap na maiba naman ang mundong ginagalawan mo? Tanong niya rito habang abala sa paglalaba. Ilang saglit lang ay matatapos na siya at makakalangoy na sa malinaw na tubig ng batis. Ang sabi ni Tatang Rakim, magulo ang buhay sa kapatagan. Bakit mo papangaraping makita ang magulong mundo kung nandito ka na sa paraiso? Giit ng kaibigan niya. Tanging si Liway lamang talaga ang nangangarap na makarating sa patag. Gustuhin man niyang tumakas para makita ang kapatagan, ay pinangungunahan naman siya ng takot na baka tama si Tatang Rakim at ikapahamak lang niya yon. Dumating ang araw na nagkaroon ng pag-asa si Liway na masilayan ang patag. Abala siya sa pangangahoy ng umagang yon at napansin niyang may mga dayong nagawi sa kanilang lugar. Namamaril lang ibon ng mga ito. Bahagya siyang kumubli sa likod ng puno upang silipin ang lalaking nangangaso. Ibang-iba ang itsura nito sa mga kalalakihang nasa tribo nila. Maputi at makinis ang balat ng lalaki. Hindi katulad ng mga nasa tribo na sunog ang balat dahil sa sikat ng araw. Matangkad din ang lalaki at may magandang pangangatawan. Dahil unang beses niyang makakita ng dayo, ay naihalin tulad niya ang lalaki sa mga engkanto na naikikwento ng kanyang ina. Mga gwapong engkanto na kayang bumihag sa puso ng bawat babae. Yun kasi ang nararamdaman niya nang masilayan ng mukha ng dayo. Nabihag nito ang kanyang puso. Nang mapalingon sa gawi niya ang lalaki, ay agad siyang kumubli sa puno. Pero huli na dahil napansin na siya nito. Sino yan? Tanong nito na kahit ang boses ay nanunuot sa kanyang pandinig. Hindi siya lumabas sa pinagtataguan. Gusto niyang tumakbo palayo, pero nanginginig sa nerbiyos ang mga tuhod niya. Wala siyang nagawa hanggang sa tuluyang makalapit ang lalaki. Natulala siya rito dahil mas gwapo pa pala ito sa malapitan, lalo na nang ngumiti.
Hello, miss. Sambit nito na hindi naman niya maunawaan. Ako nga pala si Sherwin. Ikaw, anong pangalan mo? Tanong nito. Mabilis ang kabog ng dibdib niya. Balak niyang tumakbo na palayo, pero agad nitong nahawakan ang braso niya. Huwag kang matakot. Hindi ako masamang tao. Sambit nito. Tinitigan niya ang lalaki at nang umiti ito, ay tuluyan nang nawala ang takot sa puso niya. Napakaamo kasi ng mga mata nito, kaya imposibleng gagawan siya ng masama. Doon nagsimula ang pagkakaibigan nila ni Sherwin. Patago silang nagkikita sa isang parte ng kagubatan na alam niyang bihirang puntahan ng mga kasamahan niya. Alam niyang hindi magugustuhan ng mga katribo niya na nakikipagkaibigan siya sa isang dayuhan. Bago sumapit ang dilim, ay pilit rin niyang pinauwi ang binata dahil delikadong maabutan ito ng gabi sa kagubatan. Mas lalong nangarap si Liway na makapunta sa kapatagan, lalo na sa kinikwento ni Sherwin na siyudad ng Maynila kung saan ito nanggaling. May mga pinakita itong litrato ng siyudad at napakaganda nitong tignan. Ang mga sasakyan na iba-iba ang klase at gusto rin niyang masakyan. Nakakamangha lahat ng bagay na ikinikwento ng lalaki at gusto niya itong mapuntahan. Hindi ba nangako ka na dadalhin mo ako sa kapatagan? Tanong niya sa lalaki na agad namang tumango. Oo, dadalhin kita roon. Basta ba lagi kang magiging mabait sa akin? Nakangising tugon ng lalaki na nagsimulang humaplos ang kamay sa kanyang katawan. Ilang beses na rin nilang pinagsaluhan ng mga bagay na akala niya ay ginagawa lamang ng mag-asawa. Pero ang sabi ni Sherwin ay normal na gawain lang yon sa Maynila. Buong puso at pagtitiwala na ipinagkaloob niya ang sarili dito sa pag-asang dadalhin siya nito sa lugar na nais niyang mapuntahan. Pagkatapos ng kanilang pagniniig, ay muli niyang inungkat sa lalaki kung kailan siya nito balak dalhin sa Maynila. Gusto na niyang makaalis sa lugar nila dahil anumang sandali ay ipapakasal na siya ni Tatang Rakim sa lalaking hindi niya mahal. Kailangan ko lang mag-ipon ng sapat na pera para maisama kita sa Maynila. Kung mayroon lang sana akong ginto, ay pwede kitang dalhin kahit saan mo gusto. Tugon naman ng lalaki. Ginto? Bulalas niya habang nanlalaki ang mga mata. Sabik namang humarap sa kanya si Sherwin bago nagtanong. Ang sabi sa kapatagan ay maraming ginto sa kabundukang ito, pero hindi nila alam kung saan nakatago ang mga ito. Ikaw, alam mo ba kung nasaan? Hindi siya agad nakasagot. Ang gintong alay para sa kanilang ninuno ay sagrado at hindi maaaring galawin ayon kay Tatang Rakim. Kapag ginalaw yun ay magagalit ang kanilang mga ninuno. Liway, kapag napasa atin ang ginto, ay magbubuhay reyna ka. Mahirap mabuhay sa Maynila kung wala kang pera. Pero kapag mayaman ka, kahit buong mundo ay pwede mong puntahan. Giit ng lalaki. Marami pa itong mga pangakong sinabi. Kaya naman, tuluyan na siyang nasilaw sa bawat salita nito. Nangako siyang sasamahan ito sa tagong kuweba kung saan nakahimlay ang kanilang mga ninuno. Nais ng lalaki na puntahan nila ito, pero malapit na ang pagsapit ng gabi. Hindi pwedeng abutan ng gabi si Sherwin sa kuweba dahil delikado ito. Walang nagawa ang lalaki kung hindi maghintay hanggang bukas ng umaga. Kinabukasan ay maagang pumunta si Sherwin sa gubat.
Sabik ito sa gintong makikita niya, kaya nagdala na siya ng malaking bag. Katulad ng dati, ay dumating rin agad sa tagpuan si Liway at agad siyang sinamahan patungo sa tagong kuweba. Humantong sila sa tabi ng batis. May mga naglalakihang bato sa gilid nito at doon pumunta ang dalaga. Itinulak nito ang napakalaking bato nang makita niyang nahihirapan ang dalaga ay agad na siyang tumulong. Hanggang sa bahagya itong umusad at nagbigay ng maliit na siwang na kakasya lang ang isang tao. Pababa ang makipot na daang yon. Maputik pa ang lupang nilalakaran nila. Kaya ilang beses na muntik madulas ang lalaki. Pero tiniis niya yon. Mas nangingibabaw kasi kay Sherwin ang pagkasabik na makakuha ng mga ginto. Mula sa makipot na daan ay unti-unti nang lumuluwang ang dinadaanan nila. Nasa loob na sila ng kuweba at may mga nakikita na siyang mga kalansay ng tao. Para kay Liway ay normal na tanawin na lang yon, kaya wala siyang madamang takot o pandidiri. Ilang saglit pa ay nakarating na sila sa himlayan ng mga ninuno ng katutubo. Halos mapamulagat si Sherwin sa nakita. Napakaraming ginto ang bumungad sa kanya. May mga palayok, banga at kung ano-ano pang sinaunang gamit na pawang gawa sa ginto. Hindi lang yun dahil marami pa ang medalyon at mga pulseras na gawa rin sa purong ginto. Napakarami nito at hindi niya mailalagay lahat sa isang bag lang. May mga diamante pa siyang nakita na nakalagay naman sa mga bangangyari sa ginto. Kapag nakuha niya lahat ng kayamanang naroon, ay magiging bilyonaryo na siya. Kung nakaipon ng ganoong karaming ginto ang ninuno nila Liway, ay natitiyak niyang maraming ginto at diamante sa bundok na yon. Pumulot naman si Liway ng ilang pirasong ginto at iniabot sa lalaki. Sapat na ba ito? Inosenteng tanong nito. Pinilit niyang ngumiti at tumango para mapanatag ang babae. Hindi siya makukontento lang sa isang pirasong ibinigay nito. Pinakisamahan lang niya si Liway para sa mga gintong nais niyang makuha. Wala naman siyang balak na isama ang babae dahil mayroon na siyang asawa sa Maynila. Nagbabakasyon lamang siya sa lugar na yon at ginawang pang-aliw ang inosenteng katutubo. Sulit naman ang lahat dahil ngayon ay magiging milyonaryo na siya. Si Liway naman ay nakakaramdam na ng takot dahil sumuway siya sa utos ng kanilang pinuno. Kaagad na niyang pinauwi ang lalaki para makabalik na rin siya sa tribo. Matagal nang nagtataka ang ama niyang si Roman dahil palagi siyang wala sa tribo nila. Hindi siya maaaring mabuko kung kailan malapit na siyang makaalis sa lugar na yon. Nangako si Sherwin na babalikan siya bukas, kaya nasasabik na siyang makawala sa lugar na yon. Makakarating na siya sa syudad at makikita na niya ang kagandahan ng mundo. Kinabukasan ay nabulabog sila ng mga nagkakagulong tao. May narinig pa siyang malakas na pagputok, kaya naman mabilis siyang lumabas ng kanilang kubo. Bumungad sa kanya ang pitong kalalakihan na may mga mahahabang baril. Nakita niyang nakabulagta si Tatang Rakim at naliligo sa sarili nitong dugo. Nagimbal siya sa nasaksihan kaya hindi siya agad nakakilos. Nagsiiyakan naman ang mga kababaihan habang ang ibang mga lalaki ng tribo ay sinugod ang mga armadong lalaki habang hawak ang matatalim na itak. Pero walang laban ang mga ito sa bilis ng bala ng baril. Sige,
susubukan pa ninyong lumaban at uubusin namin kayong lahat. Sigaw ng isang lalaki habang nakatutok sa kanila ang umuusok na baril. Walang nakakilos sa mga katutubo. Wala silang nagawa kung hindi ang maupo gaya ng utos ng mga armadong lalaki. Pinaghiwalay nila ang mga babae sa mga lalaki at itinali isa-isa. Dumating ang isa pang grupo ng mga armadong lalaki. Tatlo ang bagong dating at agad na nakilala ni Liway ang isa sa kanila. Si Sherwin. Gusto niyang sugurin at sumbata ng lalaki pero hindi niya magawa. Itatakwil siya ng kanyang mga katribo kapag na lamang kakilala niya ang lalaki. Nang magtama ang paningin nila, ay ngumisi ito. Ang dating maamo nitong mukha ay nagmistulang isang demonyo na sakim sa kayamanan. Kumuyom ang kanyang kamao sa tindi ng tinitimping galit. Akalain mo nga naman, may magaganda rin palang katutubo. Bulalas ng isang lalaki na agad namang sinaway ng isa. Itigil mo muna ang kamanyakan mo. Halughugin ninyo lahat ng kubo dahil baka may natatago pa silang kayamanan dyan. Sigaw ni Sherwin. Agad na sumunod ang mga lalaki at naghalughog sa bawat kubo. Pero wala silang nakuhang kahit ano. Alam ba ninyo kung gaano kalaki ang halaga ng kayamanang tinatago ninyo? Siguro ay hindi, dahil magtsatsaga ba kayong maghirap ng ganyan kung alam ninyo? Natatawang bulalas ng isang lalaki. Agad namang naningkit ang mga mata ni Roman sa galit, kaya hindi niya napigilang magsalita. Nabubuhay kami ng sagana at hindi naghihikaos. Marunong kaming makontento sa bagay na meron kami. Singhal ng ama ni Liway. Agad namang napayoko ang dalaga dahil alam niyang naging mapaghangad siya. Kasalanan niya kung bakit nasa alanganin ang buhay ng buong tribo. Tumawa naman ng malakas si Sherwin bago ito tumingin sa kanya na parabang nang iinsulto. Hindi niya napigilang maluha sa galit pero nanatili siyang tahimik. Hindi pa nakontento ang mga masasamang loob dahil talagang halang ang kanilang kaluluwa. Sinunog nila ang mga kubo. Nagkatay sila ng mga alaga nilang hayop at nagpakasasaroon habang umiinom ng baon nilang alak. Ang mga katutubo ay mahigpit na nakatali kaya wala silang magawa kung hindi tumangis lalo na ng mapagkatuwaan ng mga kababaihan. Ang pambababoy nila sa kanilang dangal ay nag-ugat ng puot sa puso ng bawat katutubo. Nagpagabi ang mga lalaki sa bundok dahil balak nilang sunugin ang mga katutubo pati na rin ang kagubatan. Kapag wala na ang mga katutubo, ay magiging madali sa kanila ang palihim na magtayo ng minahan sa bundok na yon. Naniniwala sila na marami pang yaman ang nakakubli sa kabundukan at nais nila itong makuha. Sumapit ang gabi at naging kampante ang mga armadong lalaki dahil nakatali ang mga bihag nila. Dala rin ng nainom na alak ay napahimbing ang kanilang pagtulog. Yun naman ang pinakahihintay ng sandali ng mga katutubo. Nagsimulang tumalas ang kanilang pang-amoy. Kahit ang kanilang paningin ay naging matalas kahit madilim ang paligid. Umalulong ang alaga nilang aso, hudyat para unti-unti silang magpalit-anyo. Ang mga katutubo na nakatali kanina ay naging isang mababangis at dambuhalang mga aso. Naglalaway ang mga ito habang nanlilisik ang mga mata. Hindi naniwala ang mga lalaking taga-Maynila sa banta ng mga tagapatag. Hindi sila nakinig sa babala na pawang mga aswang ang nakatira sa kabundukan. Pero ngayong gabi ay mapapatunayan nila ang buong katotohanan.
Umalulong ng malakas si Mang Roman na sangka ng kamay ni Tatang Rakim. Ipaghihiganti nila ang kaapihang tinamu nila sa kamay ng mga tagapatag. Dahil sa lakas ng pag-alulong ay nagising ang mga lalaki. Nagimbalang mga ito nang bumungad sa kanila. Ang nakakakilabot na itsura ng mga asong ngayon ay papalapit na sa kanila. Kaagad nilang pinaputukan ng baril pero maliksi ang bawat kilos ng mga aso. Matataas tumalon at napakabilis tumakbo. Walang kisap mata ay nasa harap na ng isang lalaki si Mang Roman na nasaan yung aso. Ang lalaking yun ang bumaril kay Tatang Rakim, kaya naman nang gigigil sa galit na sinagpang niya ang liig ng lalaki. Hindi ito nakapiyok nang pumulandit ang napakaraming dugo sa kanyang liig. Nagpulasan naman ang ibang mga lalaki dahil sa nasaksihan. Mabilis na dinampot ni Sherwin ang malaking bag na naglalaman ng mga ninakaw nilang ginto. Gusto niyang buhatin lahat ng mga ginto pero hindi na niya kayang bitbitin. Pinili na lamang niyang kunin ang isang bag at nagtatakbo palayo. Nakita naman ni Liway ang direksyong tinahak ng lalaki. Sumigasing siya sa galit at isang nakakatindig balahibong alulong ang pinakawalan niya bago sinunda ng lalaking nagtraidor sa kanya. Tama si Tatang Rakim. Mga masasamang tao ang nakatira sa kapatagan. Tama ang pangaral ng kanyang ama. Walang lugar ang katulad nila sa patag. Nabubuhay silang masaya at kontento sa kabundukan. Ang pagkain nila ay ang kanilang alagang mga hayop at kailanman ay hindi na merwisyo sa mga tagapatag. Nagpakalayo-layo ang kanilang ninuno at nagtayo ng tribo sa kabundukan. Matagal na panahon nilang napangalagaan ang bundok pero dahil sa kanyang kuryosidad ay masisira ang tahimik nilang buhay. Nang maabutan niya ang lalaki, ay kaagad niya itong sinunggaban. Napahiga ang lalaki kaya agad niya itong pinaibabawan. Minahal niya si Sherwin, pero kasinungalingan lang pala ang mga sinabi at ipinakita nito sa kanya. Sa inyo na ang kapatagan, pero amin ang bundok. Nilalang rin kami sa mundong ito at tanging kabundukan na lang ang lugar para sa amin. Tapos nais pa ninyong sirain. Malahalimaw ang bangis ng boses ni Liway habang ang laway ay pumapatak sa mukha ni Sherwin na ngayon ay halos maihina sa salawal dahil sa labis na takot. Hindi na pinatagal pa ni Liway ang takot na nararamdaman ng lalaki. Kaagad na niya itong kinagat sa leeg. Pumulandit ang dugo mula roon nang hilain niya ang kapirasong laman nito. Agad niyang ninuya ang nakuhang laman at ninamnam ang masarap nitong lasa. Muli niyang sinakmal sa sikmura ang lalaki at kinuha ang lamang loob nito. Sarap na sarap siya sa pagkain ng sariwang laman ng tao. Unang beses niyang makatikim ng tao at kakaiba ang linamnam na hatid nito. Ang isang lalaki naman na kasama ni Sherwin ay buhat ang isang galon na gasolina. Halos mabaliw na ito sa takot dahil sa dami ng halimaw na sumusunod sa kanya. Mabilis niyang ibinuhos ang gasolina habang walang tigil sa pagtakbo. Hindi niyo ako mapapatay! Sigaw nito bago natatawang sinindihan ng hawak na lighter. Mabilis niyang inihulog yun sa gasolina na naging sanhi ng mabilis na paggalat ng apoy. Ang mga tuyong dahon at sanga ay agad rin kinapitan ng apoy, kaya naman nataranta na ang mga aswang. Nagsimulang magtakbuhan palayo ang mga halimaw na aso habang ang lalaking yun ay hindi na rin nakaligtas pa sa apoy.
na puno ng mga daing ang kagubatang yun. Nakakapanindig balahibong pagtangis ang pumupuno sa paligid. Marami sa mga katutubo ang nasunog ng buhay, habang si Liway ay patuloy na tumatakbo para takasan ang apoy. Nagtagumpay siyang makababa ng bundok. Nakaligtas siya sa sunog pero habang buhay rin niyang dadalhin sa konsensya ang pangyayaring yun. Nilingon niya ang pinanggalingan at nakitang napakalaki na ng apoy. Isang malakas at mahabang pag-alulong ang ginawa niya. Isang pangako ng paghihiganti ang iniwan niya sa mga kasamahang nasusunog bago siya tumakbo palayo sa lugar na yon. Kung saan man siya mapapadpad ay hindi pa niya alam.